Tampa. Oops, kasi ito try namin yung isang restaurant na ang tagal-tagal ko nang nakikita sa TikTok at saka sa Facebook na nagte-trending kasi masarap daw yung tempura nila. Ang pangalan ng restaurant is Hui Ying Chinese Restaurant. So, ano siya, parang paluto, dampa. Sa dampa nga kasi siya. So, mayroon kang choice kung mamamalengke ka or sila na yung bibili ng ingredients mo tapos papaluto mo na lang. So, nakakatuwa kasi we were on our way there and then nakareceive ako ng call from my friend and also fellow blogger na si Laffy Raffy. Of course, si Raffy of our friend from JCI. Kasama din niya si SJ Ben Ben. So, nandito sila also sa Moa area. So, sabi ko, tara, kain tayo. So, we're on our way there. Mapunta kami ngayon. Tapos, yun, we meet namin. So, swerte rin kasi nauna sila dun. So, nakapag-reserve na sila ng seat and at the same time, naka-order na sila. So, we will be eating, of course, their famous tempura. Tingnan natin kung talaga bang worth the trend, di ba? Yung tempura nila. And then, of course, nag-order tayo ng grilled squid, which is, again, Gian's favorite. So, kasama ulit natin si Gian. And then, nag-order din si La na ang calamares. And isa pang shrimp na parang lemon butter shrimp. So, yan. Tingnan natin. Bye! Ayan. Yan yung Huiying Restaurant. So, madali siyang mahanap kasi nasa waste naman siya. Tapos, medyo nasa buka na siya ng pagpasok mo, yun lang yung entrance, oh. So, yun na. So, yun. Hello! Nandito na tayo. Hello naman kayo, Ben Ben, sa aking vlog. So, swerte. Pagdating na namin, nandito na siya pagkainan ng pagkain. So ito, nag-voice over na lang ako kasi sobrang daming tao dun sa restaurant kaya sobrang ingay nung audio. So syempre, ang pinunta talaga namin dito is of course, the tempura. So itong tempura na to, wala pala silang hipon doon mismo sa restaurant. So kinailangan talaga namin, or well actually si Raffy, na mamalengke. So itong tempura na to, honestly, ito, tinatry ko to. Sabi ko nga, sobra siyang sarap. Naiintindihan ko na kung bakit siya viral, bakit siya pinupuntahan, dinadayo ng mga tao. So itong tempura, nabili to ni Raffy na 325 pesos per half kilo. Yung half kilo na sugpo na yon is already 13 pieces ng tempura. Tapos meron siyang paluto na charge na 180 pesos for half a kilo. Sobra siyang worth it, sobra niyang sarap. Wala talaga akong masabi. Yan, so ang suggestion ko, pumunta talaga kayo dito sa Huiying Restaurant kahit si Gian gusto na ulit bumalik. Now, the second thing naman ngayon na trinay namin is, of course, the grilled squid. Yan, favorite kasi ni Gian tong squid. So, inamoy ko muna siya, sobrang niyang bango, lasang lasa at amoy na amoy mo yung grilled na flavor. So, trikman ko siya, yan, sabi ko, ang tamis niya. Halatang fresh eh, kasi nga, bagong palengke. So, ito naman, 600 pesos per kilo yan, ganun ulit. Dahil half kilo yan, naging 180 yung paluto. Next, ito naman ang tinitingnan naman natin, ang tinitikman natin is the lemon butter shrimp. So, ang maganda dito, naka-butterfly na siya. So, medyo mas madali for us to eat it kasi nga hindi na namin kailangan balatan. So, yan. Yan, sarap na sarap din ako dyan. Siguro, I'd give it a 9.5 out of 10. Siguro, ang naging comment ko lang, medyo konting overcook siya ng konti kasi nakadikit na yung shell doon sa shrimp, but nonetheless masarap siya. Tapos ang maganda dito, ang gamit niya totoong butter, hindi yung margarine. Ayan. So, yung pang-apat naman na kinain namin is, of course, yung calamares. Masarap yung pagkaluto nila ng calamares kasi it's Chinese calamares. So, parang, alam nyo yung parang salt and pepper pork. Parang ganun siya. Yung deep fry muna yung calamares and then after nun, saka siya sinute sa onion, sa chili at saka yung salt and pepper at saka five spice. So, parang lasang Chinese na Chinese, no? Masarap siya kasi hindi overcooked yung squid. So, very tender yung meat niya.
worth the drive. Sobrang sarap. Ito yung huling dumating. So, murder din kami ng baboy. Kasi si Ben Ben, medyo kailangan ng antihistamine. Medyo maarte. Medyo maarte ang dila. Nangangati. So, hindi pwedeng sobrang dami siyang shrimp. Squid. Tsaka shrimp. So, ito. Order muna kami ng baboy. So, inihaw lang. Inihaw na limpo. So we got here na mga 5:50 and ito naman, ito na yung crowd ng mga 6:50 patapos na kaming kumain ito. Kung makikita nyo, puno na yung restaurant. So ang tip ko, pumunta talaga kayo ng maaga kundi hindi kayo makakaupo. Ayan, so ito yung palengke. Pwede kang mamalengke dito sa likod. So iba-iba. So katulad dito, ayan, no, makikita nyo may binibenta silang crab. May mga clams. Ayan o, napaka fresh. Pati ito o, may lobster sila na fresh lobster. And then, meron din tayong ito, mga hipon. Supo. Ganda, may lumot. Merong seaweed. Tapos syempre may oyster. Ito, madami mga isda o. Mga pampano. Maya-maya. Hello! Ayan, kakakasin namin kumain. Si Raffy. Raffy Raffy. Raffy Raffy, please. Subscribe kayo sa kanyang channel. O, teka lang, interviewin natin. Sissy. So, in a scale of 1 to 10, gaano kasarap yung kinain natin? 11. Ay, 11. Lumabas sa scale. Ako din, nasa 11. So, magkano ang ginastos namin? So, yung paluto na charge was around 2,270. Yes. For and ano na? For four or five dishes. Na dalawa doon is, tatlo doon is seafood. Tigi isang kilo, di ba? Parang gano'n. So, actually, kasi di ba, mamamalengke muna kayo dito sa likod bago kayo punta sa huwi. So, pwede naman kayo magtawad-tawad. Yes. Kayo na, kung magaling kayo tumawad, pwede nang bababa yung expenses nyo for the palengke. Pero yung sa luto, talagang fixed. So, 2,270 yung bill. Tapos, namalengke muna si Sissy. Yes. So, magkano ulit nyo yung pinamalengke? Kumabot mo ng dalawa? 1,500. 1,516. Ganun. Kasi yung hipon nasa 325 yung pang-hampura. Kilo. Tapos yung pinang-lemon butter na doon, 600. 600. Isang kilo kasi yun. Tapos yung baboy ba sa kanila? Yung baboy sa kanila. Pero yung calamares, magkano isang kilo? Hindi. 600 yung 1 kilo ng calamares. Of squid. Pero okay. Dahil nga apat yung... Dahil maganda siya, dahil maganda siya, yung isang kilo ng squid, dapat tatlong piraso lang. Pero ang binigay sa kanya ni ate, apat. So, kailangan kumembot ka ng konti para madami kayo kumain. So, ayun. So, ang nangyari, yung kalahati, pina-grilled, stuffed grilled squid namin, yung kalahati calamari. But at least, more ulam. Yes. So, parang all in all, ang nagastos namin, nasa 3.7. Pero apat na kami. Pero ang dami naming na take out. So, good siya. I think good siya for 5 to 6. Yes. 6, actually 6. Medyo nagkataon lang 4 hungry people kami. Yes. So, yun. Sa good for 6, diba? 3.7. Okay na. Divided by 4. That's parang wala pang 1,000. Yes, wala pang 1,000. Parang 800 something lang. Kung i-divide to ko by 6, mas bongga. So, ayun. Try nyo dito. Naintindihan ko na ba't siya nagtitrending. Bye-bye, guys! Bye. Subscribe and like to this page! Yes. And happy travels! Oh.